Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,001 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat at na-hit na po natin itong ating goal na 9,000. Subscribers. Okay, so ano na po tayo? No, road to 10,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po makuha po natin yan ngayong taon na ito, bago po mag-Disyembre. Salamat po ng marami para naman po may konting regalo po tayo sa atin sa pagdating po ng Disyembre. Okay, or on or before, no, December. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. No, ang pag-usapan po natin diyan ay diyan sa Maynila, no? Ang titulo po ng ating vlog ngayon or ng ating video ngayon ay Mayor Lacuna kasabay na ni Yorme Isko sa PR campaign mas lalong engaging. Mananalo ba si Mayora kay Yorme Isko Moreno? Sa ating pag-usapan, ating huntahan, no? Recently po, 'di ba? Nakikita po natin, no, for the past years, no, since 2022 ay parang hindi naman po ganun ang sistema at ang estilo ni Mayora Hanin Lacuna. Pero ngayon, no, pumupunta na rin sa mga lamay-lamay, pumupunta-punta na rin sa mga kanto-kanto, ha? Pinupulong niya ang kanyang mga leaders, pumupunta sa mga iba't ibang lugar na nagmumutmot kung may sunog, may sakuna. Nandoon si Mayora Hanin Lacuna. So parang sumasabay na, no? Kay Yorme Isko Moreno sa mga PR campaign, no? Diyan sa social media, yung sumba niya, no? Pero in fairness, ha, magaling sumayaw ito si Mayora Hanin Lacuna, ha? At tsaka yung mga jogging-jogging niya, no? Pinapasara niya ang Rojas Boulevard at kung ano-ano pa. Pero makikita mo na hindi natural, hindi yun ang ginagawa niya. Hindi siya yun. Okay? Sumasabay lang si Mayora Hanin Lacuna sa propaganda at maaring may kalalagyan ang maigpit niyang katunggali na si ex-mayor, Yorme Isko Moreno. No? Ang tinutukoy natin dito, mga kaibigan ko, ay ang pagbukas ni Mayora Hanin Lacuna ng kanyang social media account. Pero hindi siya yun, ha? Hindi siya yun. Mga administrators siya yun. Parang ibando mga ilatag, no, ang kanyang mga accomplishments niya, no? Dati-dati kasi ang mga pagpupulong at pag-iikot lang ni Yorme Isko Moreno makikita sa social media, kaya't naumusan niya si Mayora, si Mayora Hanin Lacuna sa mga random surveys. Subalit dahil may sariling account na si Mayora, makakahabol na daw siya, ha, sa mga propaganda ni Yorme Isko Moreno kung saan naiwan talaga siya, no? 8%, biruin mo yon, talong-talo talaga ni Yorme Isko Moreno. Hindi naman, ay nako, talaga milyan-milyan na ang kalamangan ni Yorme Isko Moreno kay Mayora Hanin Lacuna, no? Dahil nagsimula na ang PR campaign ni Mayora Hanin Lacuna, no, inaasahan ng kanilang panig na talagang lalapit daw siya kay Yorme Isko Moreno, pero parang imposible na. Ha? Ibig bang sabihin, malalapit na ang puso at kaisipan ng mga butante sa kanya? Hindi pa rin po. Dahil nga po, nakita na ng publiko, no, dyan sa Maynila, ang pwedeng gawin ni Mayora Hanin Lacuna sa kanilang lungsod, no, na ang kabisera ng ating bansa. No? Anong tingin nyo, mga kaibigan ko? No? Lalapit pa siya sa mga butante dahil nga po sa kanyang PR campaign. Ay, nako. Eh, kung sa bagay, may mga troll farm na din si Mayor Hanin Lacuna. Sa kanyang account, ipinagmalaki ni Mayora Hanin Lacuna ang paggawad ng Department of Interior and Local Government ng award na Seal of Good Local Governance, local level sa Maynila. Ay, nako. Talaga, congratulations kung totoo man ito. First time itong nakamit ng Maynila at syempre happy si Mayora Hanin Lacuna dahil nangyari ito sa liderato niya. Wow, ang galing, ha? Iginawad ng DILG
ang pagkilala sa Maynila dahil sa tamang pangangasiwa at paggamit ng pondo. Kahandaan sa mga sakuna, pangangalaga ng kalikasan, kahusayan sa tungkulin para sa business sector, pananatili ng kapayapaan at kaayusan ng komunidad, at pagiging sensitibo sa pangangailangan ng mga senior citizens, persons with disabilities, kababaihan, kabataan, at indigenous people. Sarap naman, naku po. Maraming ayuda at maraming kinita yata, no? Ang lungsod ng Maynila. Sa kanya nakaraang State of the City address, naku, syempre, ibinilitan naman ni Mayor Hanin Lacuna ang mga accomplishments niya. Ibinunyag ni Mayor Hanin Lacuna na nagpapayad ang lungsod ng Maynila ng mahigit 2.3 billion sa aabot ng 17 billion minana niyang utang. Nako po, bakit na naman? Bakit may pasaring na ganito sa previous administration? Di ba kasama ka din sa previous administration bilang Vice Mayor ni Yorme Isko Moreno? No? Medyo nagpasaring yata ito sa Mayor Hanin Lacuna kay Yorme Isko Moreno na dating close niya. No? Di ba, mga kaibigan ko? Subalit hindi dapat sisihin ni Mayora si Yorme Isko Moreno lang dahil sa panahon ng umutang huli siya ang Vice Mayor at dumaan sa balagtasan sa City Council ang naturang adhikain. Nako po, eh nung una bitang-bita ka, di ba? Ay nako, dahil nga gusto mo na i-endorso ka ni Yorme Isko Moreno noong 2022. Pero bakit ganun? Well, nagigets niyo ba mga kaibigan ko? Pagdating naman sa pangangalaga sa vulnerable sector, mayroong ibinigay na buwan ng allowance ang lungsod para sa mga seniors, solo parents, PWDs, at hinahanapan sila ng oportunidad na makapagtrabaho. Libre din ang mga serbisyo medikal sa Maynila dahil ultimo mga laboratory procedures tulad ng X-ray at ultrasound, mayroon na at libre ito sa mga local health centers. Di po, guy. Nako. And syempre, di ba, tungkulin mo naman na gawin ito na magkaroon ng mga gamot dyan sa health centers. Si Mayor Hanin Lacuna at Vice Mayor Yul Servo ay nag-iikot na din sa Maynila at ginagaya ang gawain at estilo ni Yorme Isko Moreno at Chi Atienza. Ewan ko lang kung dinudumog din sila ng mga meron tulad ni Yorme Isko Moreno. Kasi makikita mo naman na pag umikot si Yorme Isko Moreno ay talagang sobrang dumadami ang katauhan, no, ang mga tao. O ano sa tingin nyo? Mas maganda ba pag umikot si Yorme Isko Moreno at si Mayor Hanin Lacuna, no? Pagsabayin kaya natin, no? Ibig sabihin, isang barangay dito na magkatabi, tingnan natin kung sino ang dudumugit, no? Si Yorme Isko kasi kaya dinudumog yung mga kosa, nagtatapon ito ng pizza, no? Si Mayor Hanin, anong pizza? Ah, pera, no? Ewan ko po. Mukhang paramihan ng pizza na ang kalalabasan sa pag-aagawa ng trono ng Maynila sa 2025 midterm elections. Ano sa tingin nyo, mga kaibigan ko? Ano pa nga ba? Ang bot? Ay, nako, sige. Sa City Council naman, hayagan na ang awayan ng kampo ni Mayor Lacuna at Yorme Isko Moreno. Ang magandang basihan ay ang maingay na iringan ng mga alipores nitong patungkol sa 25 billion pesos ng Maynila sa darating na taon. Kunestyon ko si Joel Villanueva ng 4th District ang madali ang pagpasa ng budget kahit hindi ito dumaan sa mga committee hearings. Di po ba dapat dumaan ito? Kaya nga po sinabi natin na sadyang pamumulitika ang mga alipores ni Mayora dyan sa konseho. Bakit gagamitin ang pizza sa eleksyon? Abangan! Abangan! Kaya ganun po. No, sige, sa tingin niyo po, magano po dyan, mag-comment po kayo dyan. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.